guys, good morning. Balik tayo dito sa ating kusina. Ngayon magluluto na tayo ng ginataang kalabasa sitaw with hipon. Yan. Ngayon tutukan ko kayo kung paano magluto ng ginataang sitaw with hipon. Ito yung ating mga ingredients, okay? Ito yung ating shrimp. Yan. Nalinis ko na to. Yan. About 500 grams. Meron tayong pumpkin. Yan. Meron tayong sitaw. Yan. And ang ating onion, ginger, then chili, coconut powder, I'm using coconut powder, then salt, yan, and chicken powder. Yun yung ating mga kailangan dito sa ating ginataang sitaw kalabasa. Okay, let's start now. Yan, ginisin na natin yung ating pumpkin. Tanggalin natin yung balat. Baba natin ng konti, yan. Mas madali. Dinisin. Isnisin na natin siya now. Maliliit pa. Madaling tanggalin yung balat. Okay. Yan. Cutin natin siya na hindi masyadong lalaki cubes. Para mas madali na lang ito. Yun yung purpose nun. Hindi masyadong lalaki para madaling maluto yung ating kalabasa. Same lang din. Remove lang natin yung skin. Okay. Para yung iba, hindi lahat na tinatanggal yung skin eh. Sa province namin, sa Marilubi. Pag nagawa ng ginito, gintang sitaw kalabasa, may natitirang kaunting skin para daw crunchy. Okay? Ako naman, para sa akin, mas okay na yung tanggal na kasi may hindi kumakain balat. Sabi nyo naman nila, ang sustansya daw, karamihan nasa balat. Totoo naman yun. Lahat naman. Apple na lang, di ba? Grapes yan, mga nasa balat, karamihan sustansya yan. Yan. Tapos na agad yung ating kalabasa. Ngayon, yung ating sitaw naman. Ayan. Kasan muna natin. Para wala nang alikabok. Ayan. Tanggalin na natin yung edge. Delicate lang natin lang. Ganitong size, at least half ng pan mo, ng daliri mo. Yeah. 1 inch na ganyan yung size. Ayan. Ayan, so ang dali lang ikat, oh. Tapos agad. Tapon natin to. May edge. Okay. Masarap kasi maraming sitaw. Ayan. Ganun lang kasimple guys. Ang pag-slice. Ayan. Then, yung ating chili. Hindi ko na-slice niya siya. Meron akong 2, 4, 6, 8, 10. 10 pirasang chili. In. Then, yung ating onion. Cut lang natin ito na julienne. Depende sa iyo anong gusto mo. Slice. Slice na maliliit. Okay lang din. Pero ako mas fun ko. Mas gusto ko gumamit yung cubes na maliliit. Ayan. Okay. Done. Balik natin dito. Ayan. Then yung ating ginger. Hindi niya ako gagamit ng kwan dito ng garlic kasi yung ginger ko kung tanggal na ng lansa ng aking hipon. Yan. Then slice lang din natin siya. Guys, be careful kayo sa pag-slice ha. Dapat
yung pag-stress nyo, kumbaga yung kamay nyo medyo nakatago, yung daliri nyo nakatago. Supportahan nyo lang yung stress nyo. Kaya nakikita nyo dun sa akin, kahit nakatingin pa ako sa inyo, okay lang. Kasi alam ko yung bagsak ng aking kutsilo. Ayan. Okay? Okay. Then, gawin natin yung coconut powder natin. Tunawin natin siya sa water. Okay? Tunawin natin sa water. At least, 1 cup na water ang ilagay natin. Yan. Tutunawin lang natin yan. Okay. Yun. Yan guys, tunawin na. Ngayon, maglalagay ako dito ng 1 teaspoon salt or 1 teaspoon. Kalahati ng kutsara ko. Yan. Okay. Tapos, lagay tayo ng 1 tablespoon na chicken powder. Yan. Okay. Then, mix lang natin hanggang sa matunaw yung ating mga powder. Ayan guys. Okay. Ayan. Matutunaw na siya. Ganyan lang siya kasimple guys ang pagpuan. Pwede nyo namang i-direct. Wala namang problema. Pwede nyo i-direct. Ako kasi mas gusto ko yung minimix ko na. Then, saka ako mag-adjust ng timpla mamaya. Yan guys. Ngayon, sindihan na natin yung ating kalan. Yan. Okay. Maglalagay din ako ng 1 tablespoon pala na sugar dun sa aking coconut powder na nakamix. Okay. Yan yung idea para mas malasa. Okay, naglalaban yung tamis, may konting tamis at saka anghang at saka alat. Ayan guys. Okay. Lagyan na natin yung ating guys, unahin ko yung pan ko yung ginger para lumabas agad yung amoy niya o yung flavor niya, yung essence. Okay? Yan, so tignan natin ito hanggang sa lumabas yung kanyang flavor. Okay. Yan, mga like 1 minute na nakasote. Yan, para talagang lumabas siya. Ayan guys, naamoy ko na yung amoy ng ating ginger. Ngayon, pwede ko nang ilagay yung aking onion. Ayan. Onion in. Yes. Okay. Ayan. Yan na guys, nakaka-caramelize na yung ating dalawang ingredients, yung onion at saka yung ating ginger. Alam mo guys, pag nakaka-caramelize mo kasi yung onion, okay, na mabuti, yan lumalabas yung kanyang lasa, yung kanyang tamis.
Yung matamis kasi ito yung onion eh. Ngayon, habang hindi pa luto yung acid niya, kaya siya pag maanghang, nilalabas niya yung data niya. Ngayon, pag naluto na, dun pa lang dumalabas yung lasa niya talaga, yung tamis ng onion. Ayan. Ayan na, guys. Ayan, kakamilize na siya. Ito nyo, kakamilize na. Kasi kaya ko siya inislice ng maliliit para mas madali siya magkakamilize. Okay, ngayon, ilalagay ko na yung aking kalabasa. Kasi yung kalabasa kasi medyo matagal na rin puto kaysa sa hipon, kaya unahin ko siya. Ayan. Ngayon, kung ang sahog mo naman ay pork, pwede mong isutin muna yung pork kasi matigas naman ng pork. Or beef, or chicken. Ang pan ko kasi hipon, kaya hindi ko pwede siyang unahin. Kasi pag inuna ko siya, yung kanyang balat didikit sa laman. Then, lagyan na natin yung sili natin. Okay. Para lumabas yung anghang. Okay? Then, kasi lang natin. Ayan. Ayan guys, sasotay ko lang. Ngayon, maglalagay lang tayo ng konti water. Maglalagay tayo at least half cup na water para maluto daw konti yung ating kalabasa. Ayan. Okay. Gawin lang natin siyang al dente para mas masarap. Okay? Like 10 minutes. Okay? Al dente yan. Okay, yan na guys. Ayan. Maluto na yung pan na al dente na yung ating kalabasa. Okay? Ngayon, pwede ko na ilagay yung ating shrimp. Ayan. Shrimp in. Ayan. Okay. Ayan. Then, sutay lang natin. Sutay lang natin ng konti. Ayan guys. Then, pwede natin ang ilagay yung ating mix ng coconut, sugar, salt, at saka yung ating chicken powder. Okay? Ayan. Okay? Ayan guys. So, blandan din lang, di ba? Pwede na rin natin ilagay yung ating pan, yung ating sitaw, okay? Para sabay ang luto ng shrimp at saka ng sitaw na. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Place lang natin ito. Okay. Wow. Then, 5 minutes more, lagyan natin ng cover. Okay, pakuloy natin para mas kuwan siya, yung luto niya pantay. Okay, may cover. Yan guys. Pakuloy na. Bango. Okay. Yan. Yan na yung ating kinataang sitaw kalabasa with shrimp. Yum, yummy. Okay. Yes. Konti pa. Okay. Lagyan ulit natin ng cover. Mga 2 minutes pa. Okay na guys. Yan. Luto na ang ating kinataang sitaw kalabasa with shrimp. Okay. Tatlo natin. Ayan. Ayan. Ayan.
Yummy. Sarap, guys. Ang ating inataang sitaw kalabasa. Ayan. Ayan. Guys, ito na yung ating ginataang sitaw kalabasa. Ito niyo? Yes. Yummy. Tara, guys. Kain na tayo. Tikman na natin itong ating niluto na ginataang sitaw kalabasa. Wait lang, ha. Grabe. Sarap, guys. Sarap. So guys, maghahain na ako, kakain na kami. Salamat. Kain tayo.